Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, PJ Yo. Yon. So for today, guys, yung pag-usapan natin is this will be part of our hindi 30-day productivity challenge, but instead we will talk about money matters. Yon, di ba? So yung pag-usapan natin for today, guys, is yung mga sideline na pwede nating pasukan, kumbaga yung mga additional income, di ba? Lalo na ngayon, di ba? It's quarantine, naka-quarantine tayong lahat. So meaning we're at home. And I know most of us naghahanap kung ano yung pwede nating additional income or sideline income while we are staying at home. So mostly yung sa pag-usapan natin sa episode natin ng mga money matters is yung mga ano yung mga online na pwede nating pwede tayong mag-work, mga online jobs ganun, tsaka yung mga yun nga mga sideline income na pwedeng mga work from home kumbaga, di ba? I know there are a lot of yung mga gusto mag-freelancer, ganon. So, yon, we will talk about that in this episode or in this segment sa ating YouTube channel na yung mga money matters, kumbaga, di ba? And yon, so for today, guys, yung pag-usapan natin ngayon is yung, ano lang to, guys, sideline income or additional income, kumbaga, sa ating lahat na pwede, pwede tayo mag-join yung tinatawag ng mga online surveys, di ba? So, yon, pag-usapan natin yun, guys. I will give an overview kung ano yung online survey, ano yung mga requirements na kailangan natin, and paano, ano yung PayPal at paano mag-open ng PayPal. Pag-usapan natin yun mamaya. And of course, yung mga legit na mga websites na mga ano, online surveys na legit, mga legit to, guys, proven and tested na legit na websites na pwede tayong mag-start ng mga surveys, kumbaga. And of course, last part ng ating video is I will give some mga tips, kumbaga, mga insights kung paano sagutin ng tama yung surveys. Yun, di ba? Kasi hindi lahat ng survey is successful, and may mga ano kasi doon, guys, may mga trick, or I mean, may mga pasikot-sikot na dapat alam natin, kumbaga. So that successful yung pag-answer natin ng survey, and of course, yun nga, we will get the payment, kumbaga, di ba? So yun, guys, yun yung topics natin for today. I hope excited kayo kagaya ng excited kasi din ako, guys, because ako naghahanap talaga ako ng mga other sources of income, kumbaga, while we are still on quarantine, di ba? So good news to, guys, good news to sa ating lahat. So eto, sinubukan ko lahat ng mga websites na ito, guys, and working so far, working yung mga websites na nakita ko, kumbaga. So yun, guys, so let's start with the overview of ano yung online survey, di ba? So if familiar kayo, guys, di ba, nung college tayo, di ba, we have yung tinatawag na mga market feasibility studies, kumbaga, that we are studying kung ano yung mga latest trends or ano yung reaction ng market, if may demand ba yung products natin. But yun, kailangan natin mag-submit ng mga questionnaires sa ating mga respondents. So yung point lang ng survey, guys, it's the same thing. May mga companies kasi na they are launching sa mga bagong products, o kaya they have sa mga gusto nila makuha yung insights ng mga consumers, ganun. So before they launch this, mga example, mga new products, guys, or tinatawag natin na gusto nilang ng feedback, kumbaga feedback from the consumers, ginagawa to nila through online surveys. So yun, guys, legit na legit to, guys, meaning they want to study the market, kumbaga. So that's why yung dati when we were in college, di ba, if naalala nyo, nagsasubmit tayo ng mga questionnaires, di ba, sa mga respondents na magmamatch kung ano yung kinakailangan natin, di ba? We have this certain yung population na kailangan natin ng samples, kumbaga. So ganun din sila, guys. Basically ganun din yung concept ng online survey. So yon, depende if you will qualify doon sa hinahanap nila ng mga respondents, so pwede kayong mag-answer ng survey if yon kayo yung hinahanap nila or kayo yung target market ng product nila, kumbaga, di ba? So yun, guys, so may mga websites, yung ipapakita natin yung limang websites na legit, guys, mamaya. And if nag-match yung profile nyo, mag-i-input kayo ng profile nyo dun, guys, yung age nyo, yung work, mamaya pag-usapan natin lahat yon, yung household income ninyo, ganon, yung mga details about you, yung employment nyo. And if nag-match dun sa mga companies na naghahanap ng respondents, i-match yung profile nyo,
yon, pwede kayo mag-answer ng survey, kumbaga, di ba? So yung magkano yung binabayad sa survey, guys? Normally mag-range siya ng mga $0.5 to $1, yon. 0.5, maliit lang, guys, di ba? Pang extra income lang talaga. And anyway, yung survey sila hindi naman gaano katagal. It will last mga yung iba 10 minutes, yung iba 20 minutes. May mahaba din naman na surveys, like mga 30 minutes, guys. So, yon, habaan lang ang patience, kumbaga, sa pag-answer ng survey. And yon, tutukan lang natin mabuti na binabasa talaga natin yung survey. So, mamaya, may mga tips din ako, guys. So, abangan nyo yon, yung mga tips ko kung paano mag-answer ng survey. So, yon, if na-complete na natin yung survey, successful na, guys, yon, they will pay you through PayPal, kumbaga, yung example, $1, ganon. So, through PayPal, yung usually yung payment, guys. So, pag-usapan din natin yung paano mag-open ng PayPal. It's very easy lang naman, guys. Huwag tayo ma-intimidate sa term na PayPal, di ba? It is something new sa iba, di ba? So, it's very legit, guys. Matagal na yung PayPal. They've been, matagal na. More than 10 years na siguro yung PayPal, guys, sa tingin ko. And I think very legit so far. Wala naman ako nabasa na mga complaints, kumbaga, na hindi legit yung PayPal. PayPal is like yung digital wallet lang yun siya, guys, kung saan yung mga transaction, pwede kayong bayaran, pwede din at the same time you can make payments through PayPal. Yun. So pag-usapan natin mamaya yung tungkol sa PayPal, guys. And then yun, once napasok na yung payment through PayPal, pwede nyo i-withdraw yon through your, i-transfer nyo from PayPal to your local banks or through GCash, yon. So yun, pag-usapan natin mamaya yung details nun. And yun yung overview, basic overview ng online survey, guys. Yun, mag-answer lang kayo ng mga questions. Multiple choice, yon, may mga choices. Then yung iba is open-ended, meaning kayo talaga magta-type ng mga questions nila. So pag-usapan natin mamaya din yun sa mga, yung sa tips ko, guys. I will share some tips because I've tried naman answering some surveys. So yon, pag-usapan natin mamaya. So basically, yun lang yung overview ng online survey, guys. It's very simple and madali lang naman sagutin yung mga answers, guys. Just be patient lang, kumbaga, reading yung sa mga questions, kumbaga, yon. So yon, basic overview ng online survey. It's like an online, they're making some studies, ganun, online research, kumbaga, and tayo yung respondents, and we are getting paid for answering their survey. Ganun lang, kasimple, guys, di ba? So yon, so number two na tayo, guys, ano yung mga requirements so that we can join yung mga surveys, di ba? Very basic requirements lang, guys. It would require na you have your cellphone or your laptop. Either lang yun, guys. Pwede naman sa cellphone yung pag-answer ng survey and pwede din through laptop. And of course, you have your working na email. Madalas kasi through email yung pag-notify sa inyo that there are some surveys waiting for you to be answered. Kumbaga, if you qualify yung profile na hinanap nila. So yun, and of course, lastly, guys, is yung PayPal. Importante talaga yung PayPal, guys. So, I will show you how to open a PayPal account. Yon. So, yun lang, basic requirements lang, guys. Diba, napakadali. I know most of us, or lahat tayo, we have cell phone, we have internet, we have, yun lang, email address, and of course, yung PayPal. I will show you kung paano mag-register at mag-open account ng PayPal. Yon. So, yun. So, part 3 na tayo ng discussion natin for today, guys, is yung PayPal naman, guys. So, what is PayPal? Kumbaga, guys, it's like yung, it's like digital wallet, kumbaga, kung saan na, high-tech na kasi ngayon, guys. I mean, di ba, yung transaction mostly done online na talaga, di ba? May online banking, yun, GCash, ganun. So, same thing itong PayPal, it is recognized all around the world. Kumbaga, international itong PayPal, guys. Most of the freelancers, yun talaga ang gamit, guys, is PayPal. Doon sila binabayaran. And of course, doon nila, kumbaga, transfer yung payment to their local banks or through GCash. Yun. So, madali lang yun, guys. Diba, isipin nyo, it's like a digital wallet. Diba, pwedeng pumasok yung money sa PayPal nyo and pwede din kayo maglabas ng money sa PayPal nyo. Ganun lang yung concept ng PayPal, guys. So, it's a digital wallet, kumbaga, diba? And yun, may added mga protection siya, guys, to ensure na hindi tayo mga fraud, kumbaga, ng mga online sellers, gano'n. So, may mga protection sila na gano'n, guys. So, maganda, yun yung nakaganda ng PayPal, of course, diba? So, yun, guys,
magsasample tayo kung paano mag-open ng PayPal, guys. So, need lang ninyo, guys, is your email and, of course, cellphone, your laptop, and yung government ID. Required sila ng government ID if gusto nyo na ma-verified yung PayPal nyo, meaning may mga limits kasi yan, guys, if verified yung PayPal nyo or yung ordinary lang, may limits yung pag-withdraw nyo. So much better if verified yung PayPal na gamit natin, di ba? So yun, guys, I will show you so kung paano mag-open or mag-register ng PayPal. Yan. So yun, i-set up ko muna yung laptop, guys. So I think very convenient talaga tong PayPal, guys, and it's very secured, kumbaga. So yun, i-on ko muna yung screen recording natin. I-on natin yung microphone. Check ulit natin. Yun. So, yun, guys. Eyes on the screen. So, pag-usapan natin paano mag-create ng PayPal. It's very easy, guys. You just need your valid email address. And, yun, ang importante lang dun, guys, is yung ilagay nyo na details are accurate, guys. Real name yung gagamitin nyo, guys, yung details dun. Kasi, later on, ililink nyo dun yung local banks ninyo kung saan yung matatransfer yung funds from PayPal to your local banks, di ba? Or through GCash. So, it is very important, guys, na yung ilalagay nyo na details is yung real name nyo and the real details, yung birth date nyo or ano, na hinihingi ng PayPal. Okay? So, yun. Let's start na, guys. Yun, recording na. So, yun. First natin na gagawin, guys, is we will go to paypal.com, di ba? So, type nyo lang yun sa browser nyo, guys, paypal.com, lalabas to sa screen ninyo. Dito tayo papasok sa sign up. Personal. Hindi ko makita yung sign up. Ito. So, ito, guys, pindutin nyo yung sign up. Nandun siya sa upper right portion. Then, ito, makita nyo to, join PayPal today for free, di ba? So, ito, personal account, shop online for millions of global sellers, send and receive payments globally, shop with confidence with buyer protection. So, yung sinasabi ko kanina, guys, na very safe tong PayPal. So, ito, click nyo personal account, next. Sulat nyo dito, are you ito, individual seller or freelancer or gusto nyo shopper, pwedeng both. So, lagay natin both. Pwede kayong shopper at the same time yon freelancer kayo. So, yung next natin. So, ito, guys. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat yung details na ilalagay nyo is tugma dun sa ID nyo, sa bank details nyo. So that walang problema later on pag nag-transfer na kayo ng mga funds from PayPal to your banks, di ba? So yung first name nyo, guys, ito, lalagay nyo. Example na to, guys. Yan. Email address. Yung sinasabi ko kanina, mahalaga na may email address kasi i-verify nila mamaya yung email. Tapos, create password na kayo, guys. Ensure lang na may alphanumeric, kumbaga. So that, mas safe or mas secured yung password ninyo. Yan. Yon. So, date of birth. Legal age, di ba, kumbaga. Example, March 18, 1995.
Eto, ito yung mga ID na kailangan. Driver's, national ID, passport. So, example, national ID, SSS, ganon. Example lang to, guys. Tapos, address din nyo. Team Payaman, di ba? Guy. Remember. Cebu City. Zip code. Cebu. Tapos mobile number nyo. Sample lang to, guys. Yun. Yan, so agree. Yun lang, guys. Agree. Yun, di ba? So your account has been created. Ganun lang kadali, di ba? Get started, send payments, ganun. So get started tayo. So i-check niyo yung email nyo, guys. Yung PayPal, mag-i-email sa inyo. Ito, open natin yung email na ginamit natin. Mamaya natin i-check, guys. Ito, activation, go to your account. So yon, ganun lang kabilis yung pag-create ng PayPal, guys, 'di ba? Just email lang yung kailangan ninyo, 'di ba? And you have now your PayPal. Dito papasok yung mga fees ninyo pag nag-join kayo ng mga online survey. Kumbaga. So ito yung makita nyo, guys. As you can see, ito yung homepage ng PayPal natin. Ito, may balance, zero pa. So, ganun lang. Send money, request, ganun. So, yung ibibigay nyo na PayPal account, guys, is yung email na gamit nyo. Bali, yun yung kailangan nung mga online survey, yung email ad na gamit nyo using the PayPal, kumbaga. So, yung suggestion ko lang, guys, is yung pag nag-register kayo sa mga online survey, yung gamitin nyo is yung email ad na mismo na gamit nyo in creating yung PayPal nyo. So, yun, guys. Ganun lang kadali in creating yung PayPal, guys. As you can see, dito they have this send money, request money, ganun. Ganun lang kadali. Tapos, link your bank. Ganun lang. Pwede kayong mag-create ng profile niyo sa PayPal. Napakadali lang, guys, di ba? Medyo slow lang yung internet natin. Ganun, guys. So, we'll just have another video for that, guys. Yung more in-depth discussion on the PayPal. Basta yung importante lang for now, guys, is you have a working PayPal na account. Yun. So, eto, guys. We'll have another video na lang because, yun. We can discuss more in-depth details ng PayPal. So, yun, guys, you all already have your PayPal. So, now we will go to the yung meat na ng ano natin, guys, ng discussion is ano yung mga website, mga legit website na kung saan tayo pwede mag-answer ng mga surveys. Yun, diba? So, eto, guys, eyes on the screen po tayo ulit. So, eto, in-open ko na yung mga website, guys. So, number one website, itong lifepointspanel.com, di ba? So click nyo lang to, guys. Example, join now. Yon. Registration. Yun lang importante dito, guys, is yung tamang details lang yung ilalagay ninyo, tamang yung mga input, first name, last name, email address, ganon. So mag-sample tayo, guys. Yeah.
confirm your email. Create password. Dapat may special characters pala yung password, guys. So, yun. Nilagyan lang natin ng exclamation point. Tapos, ito, gender. So, be sure lang, guys, yung profile na ilalagay nyo is consistent. Kumbaga, because while you're answering yung mga ibang yung mga survey, yung actual na survey, itatanong ulit yung name nyo, yung birth, yung iba, yung age, yung ganon. So, be sure lang, guys, na tama yung in-input nyo dito. Mailing address, ganon. Yan. State. Cebu. Zip code 6000. So, ito yung mga conditions niya, guys, mga terms and conditions. Basically, yung sinasabi lang dito is yung survey is confidential yun, guys. Yung mga questions doon, confidential, meaning hindi nyo i-share, hindi kayo mag-screenshot, hindi kayo magta-take ng picture because confidential yung mga information nandun. Because example nga, new product pa to na for launching pa, ganon. So, strictly confidential yung mga surveys na sasagutin natin, guys. Hindi natin pwedeng i-share online, i-share kahit saan. So, yun. So, yun yung, basically, yun yung policy doon, guys. So, yes natin. Yes, yes. Ito, yes, I agree to be contacted. Ganon. Finished. So, yun, waiting pa. So, ganun lang yun, guys. Ganun lang kadali yung pag-sagot. And yung iba, very detailed yung profile na kailangan sa inyo. Like, ano yung work nyo, ano yung age bracket nyo, ano yung anong type of employee kayo, ano yung rank nyo sa office, and magkano yung range ng household income nyo, ilan kayo yung, how many are you in the household, ganun. So, mga ganun, if may anak ba kayo, ganun, ano yung mga properties ninyo, ganun ang mga klase yung profile na kailangan nila, guys, na yun yung imamatch nila dun sa mga yung mga companies na naghahanap ng mga respondents, kumbaga naghahanap sila ng mga taong magte-take ng survey nila, yun. So, yun. May problem sa site. So, yun. Yun, guys, check na lang ito natin mamaya. So, let's go to the next na yung online survey. Ito, guaranteed din ito, guys, yung mobrog.com, diba? So, ito yung interface niya, guys. Ganun din, sign up din tayo, guys. Sign up. Basically, yung mga basic details lang na info yung kailangan. Tsaka yung sinabi ko kanina, yung profile ninyo. So, ganun, sagutin nyo lang ng tama, guys. Sagutin nyo ng maayos yung tamang sagot, I mean the real details, kumbaga yung hinahanap na nila is yung the accurate one, the real details. Hindi pwede yung gawa-gawa lang, guys. Hindi pwede yung mga invento na income ninyo, ganun. Because eventually malalaman nila doon sa survey, sa actual survey malalaman nila, because there are some mga questions doon, mga hidden questions na yung aim niya is patunayan na ganun talaga yung income ninyo, ganun. So, yun. So, be sure na tama yung mga details na ilalagay nyo, guys. Eto, Mobrog Philippines. So, dito tayo mag-join. So, example. Birthday.
password ulit. Yun guys, di oh, postcode, occupation. Eto guys, so dapat yung tamang sagot talaga yung ilalagay nyo guys, like full-time work kayo, part-time, education level, like nakapagtapos kayo ng college, di ba? Or postgraduate, or college, di ba? So yun. Enter code. I agree. So ganun lang guys. Madali lang talaga mag-set up nung yung mag-apply, kumbaga. Final click away. So, yon, kailangan nyo i-verify ulit yung details nyo sa email, pinapa-check. Para ma-activate nila yung account niyo. So, i-check nyo guys. So, I think may problem sa internet currently. So, hindi niya makita. Try ulit natin. So basically, ganun lang guys, i-activate ito, confirm your email address, ito yung kanina, yung sa PayPal. And I think di pa pumapasok yung ibang email. So ganun lang guys, mag-i-email sila, tapos i-click nyo lang yung confirmation na valid yung email address na gamit ninyo, and you are good to go, kumbaga. So, ganun. So, third guys, yung third na website, ito yun, yung ph.tolona.com. Yun. So, ganun din guys, yung gagawin natin, sign up tayo. Ganun lang. Ganun pa din yung mga details, mga info na, basic info na kailangan sa inyo. Ganun. Sagutin nyo lang guys. First name ninyo. Ganon, date of birth, diba? Basically, same lang yung tinatanong lang mga website, guys. So, sagutin nyo lang ng ano, maayos. 1995. Baliktad. Yan, mali yung format ng birth date. So, ayusin natin. Gender, ganun pa din. Email address. So, ganun lang guys, konting tiyagala sa pag-answer, pag-input ng mga questions na about your profile, ganun. Because yun nga sabi ko kanina, kailangan nila i-match yun sa hinahanap ng mga companies na nagpapasurvey sa kanila. Ganun lang, di ba? Konting, sa simula lang to siya guys, but after nyo na nakapag-register na kayo, ganun, automatic na yung if may mga available na mga surveys that is for you, automatic na kayong ma-notify nun guys every time you log in sa account.
So, ganun lang guys. Ganun lang talaga. Try natin. Baka may survey agad tong website na ito. So that at least you will have an idea. So yun. So doon lang tayo sa fourth na website, guys. Ito is surveytime.io. Ito yung website nila. So same thing pa din dun, guys. Mag-register kayo. And ito yung makita nyo na screen. So ganun pa din, guys. Yung basic info pa din yung i-input nyo. Ito, nakapagawa na talaga ako nitong survey time. So ito yung welcome screen, welcome back, good news. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, pag nag-match, ito our algorithm found a new survey for you. Ganun. Take the survey and start earning now, di ba? So ganun lang, guys. Oh. Pag nag-login kayo, may mga surveys agad kagaya nitong sa survey time, di ba? So which is very good, kumbaga, di ba? At least kung may mga extra time tayo, di ba? Wala tayong masyadong ginagawa. At least if we want to earn, there is this available na mga online survey that is pwede nating mapagkakitaan, kumbaga, di ba? So ganun lang, guys. And then lastly, yung last na ano, guys, yung instagc.com, yung last na legit na online survey. So ganun pa din yung guys, need lang siya na yung verified na yung PayPal ninyo, kumbaga. So yun. So yun yung 5 na legit websites natin, guys, yung na-mention natin kanina. So ipo-post ko lang sa baba yung mga links, guys, so that you can start registering na, guys. And yun, need lang yung ano, guys, yung valid. So yun, guys, need lang yung valid email niyo, i-confirm yung account niyo through yung email, sa email. So yun yung 5 na websites na mga legit na survey, online survey, guys. So ipo-post ko lang yung mga links sa description ko nasa baba. So check out nyo, guys, so that you can start registering, di ba? So that pwede na kayong magsimula kaagad. After registering, guys, ganon, pwede na kayong magsimula agad if may mag-match na survey sa profile ninyo. Yun, di ba? So ganon, guys. So last part ng video, guys, is yung mga tips. Yung tips ko, guys, in answering yung survey. Nakapag-try kasi ako, guys, na medyo mahaba yung survey. Actually, mga 30 minutes kung sinagot. So it took a long time. So yun, may bagong product na ilo-launch, hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo because, di ba, confidential yung pagsagot natin ng survey. Bawal siyang i-disclose sa iba, kumbaga. So yun, guys, basically yung sinabi ko kanina is kung ano yung nilagay niyo sa profile, yun din dapat yung isasagot ninyo sa survey, kumbaga. Dino-double check nila if same ba yung sinagot mo sa profile mo tsaka yung nagtitake ng survey. Kumbaga, di ba? So, yun yung tip number one, guys. Be sure tama lahat nung nilagay nyo na details sa profile nyo, guys, kasi itatanong ulit yan sa survey. Like, yung age ninyo, yung employment ninyo. So, yun, guys, sorry na wala kasing naubos yung memory ng phone ko. Anyway, ganun kasi, guys, itatanong ulit sa survey yung mga profile na binigay nyo if kayo ba talaga yon. So yon yung employment ninyo, kung full time ba kayo, ganun, kung may kids ba kayo. So itatanong ulit ilang taon. Pag may sinagot nyo na wala kayong kids, tapos doon sa isang tanong is ano yung age, kumbaga, pag may nilagay kayo doon. So mali na yung sagot nyo. So invalid na yung pagsagot nyo ng survey, kumbaga, di ba? And ano pa yung mga example doon? Example, may mga question din na random question, but yung may instruction na please answer blue, ganon. So ilalagay nyo doon sa text box is blue.
Diba? So may mga ganun sila na mga question, guys. So yung tip lang doon, guys, is basahin ng mabuti, 'di ba? May iba kasi doon na mahaba yung description, guys. So 'yun, wag kayo mag-miss out ng basahin niyo nang mabuti, thoroughly kumbaga, and i-retain niyo kung ano yung nabasa niyo, because may mga tanong kasi na tungkol doon sa mga nabasa niyo, if agree ba kayo doon, or ano yung mga statements na nagustuhan niyo, ano yung mga statements na hindi niyo nagustuhan, 'di ba? So basically, yun yung mga ano dun, guys, is just answer it truthfully, kumbaga. And yun, I'm sure na yung survey nyo magiging successful, guys, and you will be eventually paid doon. So yun lang yung tip dun, guys, is answer it accurately, truthfully, ganon. So yun, guys, yun lang yung napansin ko, is yun, may mga questions silang biglang itatanong ulit to ensure na nagbabasa pa ba kayo, 'di ba? Ganun. So may mga doon minsan may mga box doon nakalagay na please type yung word na ganito, agree or ano, depende, guys. So yun lang, guys. Yun yung tip doon is ganun lang, yung profile niyo, siguraduhin niyo that tama yung sinagot niyo, because itatanong ulit yun sa actual na survey if kayo ba talaga yun, diba? And dapat kasi mag-match yung hinahanap nila na profile sa sasagot ng survey nila, diba? And yun, basahin ng mabuti, diba? So, ano lang, guys, be patient, basahin nyo ng maigi yung mga instructions. May mga instructions dun, guys, basahin nyo ng maigi so that you will answer correctly. Kumbaga, like, ano yung mga nagustuhan nyo, ano yung hindi nyo nagustuhan, ganun lang, guys, ganun lang, mga basic. And yun, so, be sure lang na consistent, kumbaga, consistent yung sagot nyo from the start hanggang matapos yung survey. Kasi may mga question dun na, are you willing to buy, yung mga ganon. Tapos, bigla yung sagot nyo sa dulo, no pala, ganon. So, yes yung nasagot nyo from the start. So, sa dulo, hindi pala kayo willing. May mga ganon na mga question. So, eventually, babagsak yung survey nyo. So, hindi successful. So, walang payment na magaganap, kumbaga, diba? So, yun. So yun lang, guys, yun lang yung video ko for today about yung survey. I hope madami tayong natutunan about sa survey. Yun nga lang, medyo nag-hang yung mahina yung internet. So hindi ko masyado naipakita yung ano. But I will show sa mga pre-recorded na lang nung mga websites, kumbaga. So that you will have an idea kung ano yung interface na makikita nyo once na successfully na nakapag-login na kayo, nakapag-register na kayo dun sa mga legit na online surveys na websites. Yun, di ba? So, yun, guys, balikan natin. Ito, number one, yung livepointspanel.com. So, number two is yung Mobrogue. Number three is yung ph.tolona.com. Number four is yung surveytime.io. And then, lastly, is yung instagc.com. Yun. So, yun lang yung video ko for today, guys. And I hope I will see you again in my upcoming videos, guys. We still have a lot of things to talk about, mga money-making, guys. So, next time, abangan nyo, guys, yung mga sa cellphone naman. May mga bonus dun, guys. Yung mga bonus na pwede natin mapagkakitaan. I mean, yun. So, once again, my name is PJ, and have a good day, guys. Have a bukas Easter na bukas, so happy Easter sa inyo bukas, guys. So yon, so see you again next time, guys, and have a good day. Have paano ba mag-greet? It's a Black Saturday today, so yun, guys, have a safe Holy Week, kumbaga. So yon, I'll see you again next time. So, ito, guys, mag-sample tayo dito sa tolona.com. Ito yung makita nyo na homepage niya, kumbaga. So, ito, makita nyo dito, may start survey. Tsaka yung mga points, 3,000 points. So, bali, ito yung profile ninyo, makita nyo, meron kang points na makita. And then, yung mga available na survey, nandito lang, i-click nyo lang itong start survey. Yun. So, loading pa, guys. Tapos, eto na. So, pag may available, yon, may lalabas dito na may new survey na magmamatch dun sa profile ninyo. So, piliin nyo dito. Ito yung question.
select your preferred language, English. Click yung next. So, ito guys, ito yung sample ng survey. So, hindi ko na pwedeng ipakita kung ano yung mga actual questions kasi confidential kasi yung mga tinatanong dito. Example, may bagong product na ilo-launch. So, hindi pwedeng i-disclose sa iba yung mga yung details ng survey na ibibigay sa inyo. So, yun. Participation in the study involved completion of a 15-minute survey designed to capture your opinions and perceptions related to consumer health products. If you agree to participate on these conditions, please click yes below. So, ganun guys, at least binibigay sa inyo yung somehow ilang minutes, di ba? So, ito, proceed natin. Yun. So, hindi ko na ipapakita sa inyo guys, but yun yung concept nun. And then, dito, makita nyo yung points nyo, yung profile ninyo. As you can see, 3,500 points na ako. Yun. Kasi may in-answer ako na survey kagabi. So, bali, yung points, hindi ito equivalent ng cash, guys, ha. Ipapalitan nyo pa yan to rewards. Mamaya, pakita ko sa inyo. So, ito yung points ko. As you can see, yung survey ko kagabi, nandito na. Survey incentive, 3,000 points yung ginawa ko kagabi. April 10, di ba? Registration, may additional bonus guys. Pag nag-register kayo, may additional 500 points na kayo. Which is good, di ba? So, register na kayo guys. Tapos, yung pag-convert ng points nyo, check natin ha. So, dito, yung PayPal details nyo, dito ilalagay. Yung email address na ginamit nyo pag-register ng PayPal. So, check natin ulit yung rewards. Ito guys, ito yung reward center kung saan pwede nyo ipagpalit yung points nyo into rewards. Kumbaga, diba? Kung gusto nyo yung ma-convert to cash, dito sa PayPal, pwede nyo ipagpalit sa through PayPal. So, ito yung points na nire-require. Pwedeng Big Loyalty, PayPal, top up sa mobile cellphone. Check natin yung PayPal. So, ito guys. So, for 20,400 points, you can convert it to 250 pesos. Diba? So, not bad. So, 3,500. So, konti na lang yung kulang ko. So, yun lang guys. Answer lang na kayo ng answer ng mga surveys as they are available. So, kailangan ko pa mag-answer ng madaming survey. So, ito yung PayPal. Yun. Yun yung nakaganda dito guys. So that's why kailangan talaga may PayPal tayo na account guys so that we can redeem yung points natin to cash, di ba? So yun, PayPal. So ganun lang yun na kadali guys. So yun, so napakaganda talaga na mag-answer online survey, di ba? If you have free time lang guys, di ba? Why not, di ba? And especially now, naka-quarantine tayo so we have may madami tayong extra time, kumbaga, na pwede natin, ano, may extra income tayo online, di ba? Sa pag-a-answer ng survey. So, yun. So, register na kayo, guys. Register na. Madami tayo yung 5 online surveys na ibinigay ko sa inyo kanina. So, try nyo lahat yun, guys. Kung saan kayo mag-fit yung profile nyo, makita nyo naman agad kung ano yung mga surveys na pwede nyong maisagot. Makita nyo kaagad yung nag-match yung profile nyo sa kailangan ng customers. Yun. So, yun lang yung video natin for today, guys. So, again, thank you very much for watching my video and I hope you've learned something new, something that you can use for today. So, I'll see you again next time, guys, and have a safe Holy Week.